Welcome back mga boss at maiba muna tayo ngayon. Medyo malihis tayo ng konti sa amplifier. So TV muna ang gagawin natin. Meron tayo ditong pinapagawa sa atin na Samsung na flat yung flat screen, pero hindi to LCD, CRT TV pa to. Ang trouble nya ay listing natin mga boss. Yan, saksak natin, tapos power natin. Tingnan natin. So yan yung yun yung sira nya. Lipat natin dyan. So ganyan lang. Yan yung problema nyo. Okay mga boss, ayan, nabuksan na natin yung yung TV. So maalikabok talaga siya. Hindi natin magagawa yung ginagawa nating linis kasi madalian to, tapos naulan sa labas. Ayan, matindi ang ulan. Kakatila-tila lang, baka lumakas na naman, kaya ito bullshit na lang natin to ng malikabok. So pasensya na mga boss, nasanay kayo na malinis lagi ang trabaho ko. So ito ay kukunin agad, pero siningkli ko ng i-vlog. Ang problema ang gano'n na guhit-guhit sa taas, usually vertical section, kaya dito tayo mag-focus sa vertical. Ito yung vertical section nya. Checkin natin yung mga capacitor dyan, tapos check natin yung mga hinang, baka may loss. Teka lang, i-set up ko muna yung camera. Okay mga boss, ayan, nakalas ko na yung board. Ito yung vertical section nya. Chinik ko tong capacitor na to at saka yung capacitor na to sa iisa na gawa ni Marco Francis. Ayan o. Shout out Marco Francis 713 Mix Vlog at sa sponsor ko na si Kuya Tony Pagyo. Maraming salamat. Gamit na gamit ko to sa amplifier at saka CRT TV. So chinik ko to. Ayan. Itong isa ay yan, open na. Open na to. Tapos itong isa naman ay halos wala na. Ayan o. Halos wala na. Susundan pa natin yung ibang linya dyan. Isa-isahin ko pa at saka yung hinang. Hindi maganda pa kahinang. Oh. May gumawa na pala nito. Isa-isahin ko yung bawat paa. Baka may mga iba pang kapasitor dyan. Tapos, i-check na rin natin. Baka sakaling may mga sira pa dyan. Tapos, testing tayo mga boss. Okay mga boss. Ayan. Ayan na siya. Nakahuli tayo ng dalawang 50 volts. Ayan. 50 volts, 100 microfarad. So, bloated na talaga siya kung mapapansin nyo. So, yan yung open. Yung isa yung konti na lang yung palo. Ayan yun yung nagpalit na tayo. Ayan, oh. Ayan yung dalawang yun. Mag-testing muna tayo para malaman natin kung sakaling wala ng ibang sira. So, hulog yung capacitor. Try muna nating power on. Lamang po sa akin, kundi pati po sa ayan, pamilya may ko. Na siya. Kasi nakakulong na buo ko sa bahay po namin. Wala pa rin pa. Nawala na yung nagagamit ko pa. Nawala na yung guhit, pero po ng product. Tingnan nga natin sa amin, baka naka-off yung bite. Mas nakakulong na rin po ko sa mga guguling po namin sa bahay. Kapag ka nag-pick up ka, kasi kumbaga ang ating ama po, lagi po siyang nandyan, mamalis po tayo, hindi po tayo pabayaan. Sa pagkitiwala po sa ating Panginoong Diyos, doon po talaga naramdaman na hindi po siya nagpabaya. Pero siyempre, nasa atin pa rin po yung pag-isikap. Tayo natin mag-adjust. So, ang topic natin so, ngayon ay promotions and marketing, no? So, magbibigay tayo ng una nating tip sa kanila. Ang una nating tip sa kanila ay yung malaman nila. May sounds naman siya mga boss, kaya lang wala pa rin picture. Try natin tingnan natin sa brightness, okay naman. Try natin yung try natin adjustan tong yan o, yung nilinis ko. Yung screen. Teka lang, sana bang pampihit ko dito. Hanap lang ako ng pampihit mga boss. At wala na, nakalubog ata yan eh. So try natin adjustin ko to. Tapos tingnan natin dito sa picture. I-list ko muna para makita niyo.
So, try natin adjustin. So, guhit-guhit din siya, oh. So, nakaano siya, pero guhit-guhit. Ibig sabihin, may problema to sa, ano niya, sa jungle niya, o kaya sa video niya. Magsukat tayo dito ng 180 heater. Yung heater, meron pala, yung 180 at saka yung RGB. Okay mga boss, try natin magsukat dito ng 180 or yung sa ano sa video voltage niya. Yung heater hindi na kasi may display nga. Tapos yung RGB. Unahin natin yung sa video yung 180 o kaya 200 volts. So meron siyang 169. Sunod natin ay yung RGB. Unahin natin yung red input, meron siyang 2.2. Yung green ay mayroong 1.3. Sunod naman ay yung blue. 1.3 din sa blue. Tapos yung red RGB cathode naman natin. Try natin yung yan. Yung sa blue to ay 164. Yan. Sunod natin sa green. 164 din. Ito ay ground. Sa heater to, heater. Ito ay wala. Sa ground din nata to. Ito yung sa red. Red cathode, 138. Ay, hindi. Sa green to. Yan. At tama, red to. Ayan o, RK. Yan, red cathode nga, 139. So, okay naman siya dito sa, ano, sa CRT. Try natin doon sa baba, baka ABL. ABL ang isa sa mga suspect ko. O kaya yung sa may jungle. So, patayin ko muna mga boss at cut ko muna. Okay mga boss, inuuna ko muna tong side ng ano yung pinakakalas ko na para ma-check natin. Unahin natin tong ano yung resistor na to. Itong dalawang to ay naka-series. Sa linya po to ng ABL, tapos ito naman ay paglabas dito ay dumaan dito, tapos nakatap to sa ground. So, unahin natin tong resistor na 1K. So, ayan siya. 0.989K o kaya 989 ohms. So, pasok pa rin yan sa ano, tolerance ng, ano, ng 1K kasi ito ay gold ang dulo at 5% ang tolerance. Ito ay isang 4 bands na resistor. So, isa naman ito. Itong dalawa ay 5 bands resistor mga boss. So, ito ay isang 6.8K. Try natin. So, ayan. 6.841. Okay. So, pwede pa yan mga boss. Pasok pa yan. Itong isa naman, white. Ayan o. White, brown, black. Tapos ang multiplier niya ay times 10. So, check natin. Bali, ito ay 9.1K. Ayan, ayan. Nako mga boss, mukhang open to ah. Ulit. Open nga mga boss. So, ito ay isang 9.1K na 5 bands na resistor. Siguro mga boss, magpalit tayo nito. Ngayon, kung paano ko nalaman na 5 bands yan, wala akong video ng tungkol sa, ano, sa pagbasa ng resistor. Punta na lang kayo kay Kuya DIY Pinoy Technician. May, ano siya, may vlog siya tungkol sa resistor kung paano magbasa ng value sa 4 bands at saka sa 5 bands. Pati yung mga tolerance. Ilagay ko na lang dito sa gilid yung video niya at saka yung channel niya. So, tanggalin ko muna to tapos check natin actual, kalasin natin para ano, para malaman natin kung open talaga. Ito na mga boss ha, ito yung nag-open na resistor. So, ito yon. Galing yan dito sa supply ng B+. Ayan. Yung B+ na yan ay yan na yon. Yung papunta dito sa saan na ba to? Ayan. Ito yung B+ ng ano, papunta na dito sa collector. Dito nanggaling yung isang paan ng resistor na yon, yung 9.1K. Ayan, papunta dito sa, ito yung 6.8K, nakatap naman sa ground.
Tapos nakaseries pa yung 1K papunta na sa ABL. So itingnan natin sa likod. So ayan na yung 10K, yung 6.8K na katabi niya, tapos yung 1K. Ngayon i-testing na natin mga boss, teka lang. Okay mga boss, nagawa na natin to, try natin. So yung open na resistor doon sa ano, sa ABL, so power muna natin. Tingnan natin kung ano mangyari dito. May sounds na. Wala pa yung tao ah. Ayun mga boss, meron na, ayan. Kaya lang medyo ano pa yung kulay. Medyo pangit pa ang kulay, puno ng mancha. So try na natin ilipat. May mancha talaga. Ayan, so balik tayo dun sa malinaw. Gamit tayo nito mga boss, pantanggal ng mancha. Ayan. Ayan, diba? Okay na. So ayan, okay na. Kung mapansin nyo, may konting guhit pa kasi in-adjust natin yung screen kanina. So ibalik ko lang sa dati, tapos okay na to. Ayan, malinaw na siya mga boss. Naka-antina lang yan. So hindi ko na ito ano kasi baka humaba yung ano, maka-copyright tayo. Okay mga boss, okay na tong TV. So overview lang natin kung anong ginawa natin dito. So may guhit yan dito na tatlo, red, blue, green, may guhit, tapos walang display. Doon sa guhit, ang naging problema niya ay ito sa vertical section, dalawang capacitor. Ayan, malabo no. Dalawang capacitor na ano, 100 microfarad, 50 volts. Tapos yung sa wala namang picture, ito lang ang naging sira. Yan, 9.1K na resistor na 5 bands. Nagpalitan niyan kasi open na siya. Tapos nung nagka-picture naman, may mancha. So ginamitan natin itong ano, pantanggal natin ang mancha. So ito dati ay nung panahon ng kalakasan ng CRT. Mabenta to, laging araw-araw gamit ngayon eh, madalang na, kaya nakatabi na lang to. So hanggang dito lang mga boss, okay na yung ginagawa nating TV, at shoutout na lang sa inyong lahat at God bless po sa atin.